ang driver ko ngayon ay Torque Champ. Isang magandang araw sa aming lahat, o sa ating lahat pala. Ngayon, pupunta kami sa Gold Coast dahil ililibre niya ako ng breakfast. Yay! Ayan, ang syurte-syurte ko. Ang ganda ng driver ko. Siya pang manglilibre. Pero joke lang, ako manglilibre mamaya. Kunwari lang. So ngayon, nandito na kami sa kalagitnaan ng Brisbane at saka sa bahay. Tapos another 1 hour pa yung biyahe namin papuntang Gold Coast. Kaya duty kasi ako sa Christmas. Kaya parang isang linggong celebration na namin to ng Christmas. Kasali na yun na din yung date namin. Siguro naman guys, nagtaka kayo no, bakit yung asawa ko yung nag-drive. Kasi dito sa Australia, importante yung safety. Kaya pag nagbibiyahe kayo ng medyo malayo, kailangang palitan yung pagmamaneho. Kaya ngayon, siya muna ang maneho, maya-maya naman, ako naman. Kasi kailangan yun eh, para laging alerto yung mind mo, yung katawan mo sa mga circumstances na ano. Kasi pag long distance tapos inaantok ka, yun, mga prone yun sa mga aksidente. Kaya dito sa Australia, talagang ini-implement nila yung road safety. Tapos every 2 hours kailangan huminto, magpahinga, magkape. Tapos ito pa guys, ang kagandahan dito sa Australia, pag magdadrive ka ng long distance, may libreng kape sa daan. May nakalagay na staff, revive, take a free coffee. So, yung mga kalsada na yon, may mga na parang maliit siya na building, parang ano lang, parang shade lang. Tapos may nakalagay na ano, na coffee machine at saka coffee, sugar. Tapos ihinto ka lang doon. Tapos araw-araw may nagre-refill noon, may nag-aayos noon. Kasi ano yun eh, parang humanitarian na rin ng Australia. Humanitarian ba yun? Ganun eh? Considered na humanitarian? Or parang tinatawag nila mates after mates yung dito sa Australia. Parang concern sila sa buhay ng tao. Kaya yun, nag-iwan sila ng nagbibigay sila ng libre na kape pag long distance. Hinto ka lang. Kahit hindi long distance, pag gusto mo magkakape tapos madaanan mo yun, hinto ka lang, kape ka na, libre na yung pang Starbucks mo. Di ba? So ngayon guys, nasa highway na tayo papuntang Surfers Paradise. Please obey all traffic regulations. Wala to sa ayo si Waze ha. Nag-overspeed siguro yung asawa ko. Please obey all hindi traffic naman regulations. Ano? Hindi pa lang kasi ito, ningayon pa lang 100. Nagagalit si Waze guys. So yun, nasa kalagitnaan lang kami ng bahay namin at Gold Coast. Siguro another 40 minutes pa, nasa Gold Coast na kami. Yung Surfers Paradise pala guys, baka nalito kayo. Yung Surfers Paradise, yun yung pinaka-center ng parang pasyalan, yung pinaka-beach nila, yung mga building, nandun na kaalagay sa Surfers Paradise. Pero yung Surfers Paradise, sakop ng Gold Coast yun. Tapos yun yung pinaka-center, yun talaga ang pinapasyalan ng mga turista, yung Surfers Paradise. Pero dito sa Australia, ang karamihan, pag pupunta ka ng Dona site, sabihin lang, ay punta tayo ng Gold Coast. Gold Coast ang ano. Pero yung mga turista, kilalang sabihin yung Surfers Paradise. Yan. Tapos dyan sa Surfers Paradise, meron dyang pwede kang mag-fishing, mag-hire lang kayo ng boat. Alam ko nung time na nag-hire ako, nag-inquire ako na may 190 per person, libre na ng ano yun, libre na ng pagkain tsaka drinks, tapos mga fishing kit nandun na. Tapos yung isda pwede niyong daling pagpapdalin pa uwi. So sasakay lang kayo sa ano, sa boat, tapos pumalaot kayo mga siguro mga
5 to 10 kilometers yung pupuntahan nyo sa Laot, tapos magpi-fishing kayo, tuturuan kayo ng mga proper techniques sa fishing. Tapos yun, pag may nakuha kayong isda, pwede yun yung i-uwi. Yun yung ano doon, pag nag-hire kayo ng boat. Kaya maganda guys, pag napunta ka dito sa, kayo dito sa Queensland, huwag nyong kalimutang pumasyal sa Surfers Paradise Gold Coast. Ang ganda. Talagang malilibang kayo, maaliw kayo sa lugar, sa beach, pwede kayong maligo. Kaso lang, ingat lang kayo kasi may mga certain area na nilalagyan ng flag kung saan hindi kayo pwedeng maligo doon o saan kayo pwedeng maligo doon. Tapos may mga lifeguard din. Tapos ang ano kasi doon, pabago-bago yung area na may riptide. So kaya yung riptide, yun yung tinatawag yung delikado, yung bumabalik yung agos ng tubig doon sa lalim. Pag doon ka napunta, delikado yun kasi pwede kang madiskrasya doon. Marami na pong nadidiskrasya mga turista dahil dyan. Kaya yun, ingat rin. Nandito na tayo sa Surfers Paradise, mga pork chop. Yan. Ito yung itsura ng Surfers Paradise. Tapos magbe-breakfast kami dito sa isa sa hotel dito sa Surfers Paradise. Naka-check-in na kami dito eh. Hindi ko alam kung ilang star yung hotel yan, pero dyan ko dapat mag-propose ng ano, ng wedding sa misis ko dati. Tapos may ano siya dyan, may sky view, tapos aakyat kayo na harness lang yung gamit. Parang nasa rooftop siya, kaso lang natakot siya kasi kinakabahan na siya. Hindi niya alam may magpo-propose. Sana ako noon eh, hindi ako nakapag-propose. Kaya yun, ngayon papuntahan natin yung ano, doon kami magbe-breakfast. Sky Point, yun yung Sky Point. Ito yung view ng Surfers Paradise, mga pork chop. Mga pork chop, ang misis ko ay pork chop din. Ikot ako dyan mamaya. Nandito na kami, mga bes. Yan o, dito kami magbe-breakfast sa Q1. Yan. 230 meters above sea level. Ito yung elevator. Relax and a coffee near the bridge. Now last whilst enjoying his spectacular 360-degree views from Australia's only seaside observation deck. So, nandito na kami guys sa ano, sa area. Magbe-breakfast lang kami. Diretso na siguro. Hi. We're gonna have a quick breakfast. Yeah, sure. Yeah, you can sit anywhere you want. Alright. Yeah, cheers. Sort of okay, no worries. Dito na tayo. Ako muna. Ako lang tayo ng pagkain. Ito yung view niya guys, so sa Sky Point. So dito ka
kami nagbe-breakfast. Ito yung tallest building in Gold Surfers Paradise. Mamaya guys, iikot ko kayo dito sa Sky Point ng Q1. So, katapos lang namin ng breakfast, tinanggal na yung plato ko. Nakadalawang plato ko. Eh, binawi ko na kasi mahal eh. $37 per person. Yung misis ko, yan, yung kaya niya. Pork chop! Tapos may mga ano ko. I'm having coffee now. I just finished my apple juice. Tapos, coffee na lang, broad coffee. Tapos, maya-maya, ikot tayo sa, ano, sa viewing deck. Kasi ito na yung pinaka-viewing deck eh. Tapos, dito na rin yung restaurant sa gitna. Mga 20 minutes from now, magbubukas na rin yung magla-lunch na sila. Lunch buffet kasi ano na eh, mga halos 10:30 na sila magsasarado ng breakfast. Tapos bukas kagad ng lunch. Kaya yun, iikot tayo dun sa ano. Magandang view din sa ano. Tingnan nyo, maganda, sobrang ganda. Napasilip ako dun. Napamangha ako kaya papasilipin ko rin kayo maya-maya. Tapusin ko rin ko lang yung coffee ko. Tapos iikot tayo. Iwanan na natin si Pork Chop. So, bantayan mo yung ano, yung camera. So, iikot lang tayo guys kung anong natura nito. So dito muna tayo sa likurang side. Ayan, dito lang sa pinakataas. Sobrang haba yan doon, hanggang doon yung sa Versace Hotel. So ito yung pinakayuan ng building, ito yung pinakamataas na building sa Gold Coast. Tapos may maraming naliligo doon. Iikot tayo. Yung tapos dito sa viewing deck, pwede kayo manood ng ganito. Sobrang daming turista guys. Dito naman sa likod. Yan ang itsura. Yan. So yan yung itsura ng
So, first paradise. Tapos yan, may mga bahay-bahay yan. Yung iba dyan, binibinta pero nag-rent sa mga $4 million. Sobrang dami, oh. Mga milyonaryo lang na nakaka-afford yung mga bahay na yan. Nalapot pa tayo. Dito naman, puro na mga bahay ito. Likuran yan. Pasensya na kayo kasi medyo maingay. Marami kasi turista na sa taas. So, yan yung view niya, guys. Ang ganda, di ba? Dito, marami ding international student eh. Dito sa Gold Coast. Kasi may Griffith University din dito. Kaya marami din university pala sila dito. Saka marami ding Pilipino dito sa Gold Coast. So ikot pa tayo. Sobrang dami ng turista ngayon. Marami yan magiging chipo. So dito sila umakyat sa ano, sa Sky Point. Kaso medyo mahal yung bayad. Yan, ganyan lang kalaki yung aakyatan nila. Paglabas nila dun sa akyat, tapos dun sila sa dulo. So ganyan siya, ang gaganda guys, yan o. Yan. Tapos yung market plus sa Sky Point, yan, dyan sila dadaan o. Yung ano na yan, yung hagdanan na yan. Tapos dun sa dulo, get in sila sa dulo. Tapos ito yung ano, restaurant. Doon kami banda kumakain. Yan. Tapos yung tram. Yan, papunta. Yun, din doon banda. Maganda rin dyan. Road beach na yan. Pero Gold Coast pa rin. Yan, tingnan nyo ang view. Medyo hindi siya ganun kalinaw kasi dusty yung ano, yung mirror, tapos yung weather niya yung medyo makulimlim. Kahapon sobrang init eh. Maganda sana kahapon kasi malinaw, ngayon makulimlim kasi. Tapos doon, pwede kayong maligo diyan. Diyan sa ano, sa beach na yan doon, sobrang haba yan. Mga siguro mga from here hanggang doon sa dulo, doon. Mga siguro nasa mga 3 kilometers wide yan ang distance. Yan, di ba? Ang ganda. Tapos dito pa ang linis. Tapos iikot pa tayo guys. Yan. Ikotin natin. Yan yung restaurant. Tapos tingnan mo sa New Zealand Wellington 2,436 kilometer lang simula dito sa Gold Coast. Talaga yan yung direction. So yan, New Zealand yan. Didiretsuin mo yan, New Zealand yan.
magpasyal kayo dito sa Surfers Paradise, puntahan din nyo itong building na to. Hotel to pero may viewing deck sa taas. Pwede kayong pupunta doon sa ano, sa pinakatuktok talaga, yun yung may gamit na harness. Tapos nakalimutan ko yung bayad. Tapos kung dito lang kayo sa restaurant, kung breakfast 37 siya. Tapos yun, pwede ka mamasyal after mag-breakfast ka, yan yung ano, restaurant. Tapos pag lunch siya at saka dinner, $39 per adult. Tapos 29 bucks ang children. Malapit na natin may lake, ikot lahat. So ito naman yung open sea. Yan. Tingnan nyo yung beach ng Surfers Paradise. Sobrang haba yan. Makita nyo yung itong ano to? Saan ba yun? Yan. So yan. Ano yan na dyan naka-standby yung lifeguard, pabantayan kayo na ano. Tapos may plug din doon so, sa gitna kayong plug, pwede mag-swimming. May nakailagay na plug dyan oh, sa tabi ng shade. Dyan lang kayo pwede mag-swimming. Bawal yung ano, yung wala ng plug kasi may reptor na yan. May delikado na yan yung COVID yan, bumabalik na sa malalim. Natapos na rin yung breakfast namin. Tapos na kami dun sa viewing deck. Natapos din kumain na ako. Ano? Natapos na kumain na ako? Natapos din kumain yung pork chop. Oo, natapos din kumain yung pork chop. Ngayon, papunta kami sa ano yan? Harbor Town. Para mag-window shopping kasi walang pambili. Kasi walang pambili. Yun. Kaya tara. Punta tayo ng Harbor Town. Yeah. Diretso pa de? Diretso lang straight, basta straight. Walang ano. Oh, walang... sabihan kita kung ano, basta malayo pa to. Malayo pa. So, ayan guys, oh, pwede kayong sumakay dyan. Teka lang, may tao. Pwede kayong sumakay dyan sa tourist bus. Dyan. Hindi ko lang alam kung magkano yan. Ano yan, di ba yung pwede rin sa water? Amphibian? Oh, hindi yan. Parang hindi yan ng amphibian. Kasi tignan mo yung rambucho niya nasa taas. Baka. Dati dito kami nagbe-breakfast yan. $11. Doon nagbe-breakfast. Nagbe-breakfast pala. Tapos yan. Tapos yung building na saan kami galing kanina. Doon sa likod yun. Ayan. Ayan guys. Ah, maraming schoolies pala ngayon. Kasi wala nang pasok. Ito, maraming taong nagkakainan oh. Ayan. Oh, dito. May list po ah.